kapitbahay ni na Uncle Boom si Lolo Jose sa isang baryo sa Nueva Ecija. Hindi namin siya kaano-ano, pero Lolo ang tawag naming magpipinsan sa kanya. 92 years old na ang matanda at isa siyang bulag. Akala ko noon ay inborn na wala siyang paningin. Hindi pala. Kagagawan daw ng isang engkanto sa ilog ang kanyang pagkabulag. Na-curious ako kaya pinilit namin siyang magkwento sa amin. Ang ilog na yon ay buhay noon ng mga taga-baryo. Malinis at malinaw ang tubig nito, na animoy kristal na umaagos. Maraming iba't ibang klaseng isda ang mahuhuli rito. Kayamanan kung ituring nila ang ilog. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ay maraming nakakubling kababalaghan dito. Pugad daw ng mga engkanto ang pangpang ng ilog. Taon-taon ay may buhay na kinukuha ang mga ito. Ang mga engkanto raw ang kadalasang sanhi ng pagkalunod sa ilog. Pinaglalaruan daw ng mga engkanto ang mga natitipuhang babaeng naglalaba rito. Ngunit ang higit na iniiwasan at kinatatakutan ng mga taga rito ay ang makasabay sa ilog ang tinatawag nilang manlalabat. Ang manlalabat ay isa raw engkantong nangingisda sa ilog tuwing kabiluga ng buwan. Ang sinumang makasabay nito sa pangingisda ay wala ni isa mang isdang mahuhuli. Kapag nagambala mo raw ito nang hindi sinasadya, agad kang humingi ng paumanhin. Pero pumikit ka o kaya yumuko at wag na wag mong titignan ang itsura nito dahil kukunin daw nito ang mga mata mo. Noong kabataan ni Lolo Jose ay siya ang pinakamagaling na mangingisda sa baryo. Para sa kanya, ang manlalabat ay gawa-gawa lamang ng mga matatanda para panakot sa mga batang nagtatampisaw sa ilog kapag maliwanag ang buwan. Isang gabi may nadatnan siyang lalaking nangingisda na nasa kabilang pangpang ng ilog. Madilim kaya hindi niya makilala kung sino ito. Sa unang hagis niya ng lambat, nakapagtatakang wala siyang nahuling isda. Ganon din ang nangyari sa mga sumunod niyang paghagis ng lambat. Hindi siya sanay na walang maiuwing isda. Siguradong pagtatawanan siya ng mga kakilala kapag nalaman na nasero ang pinakamagaling na mangingisda sa kanilang baryo. Baka naroon ang kanyang swerte sa kabilang pangpang ng ilog. Sumisig siya papunta roon. Biglang may sumaklob na lambat sa kanya habang nasa ilalim ng ilog. Nagpumigla siyang makalabas kung hindi ay mangangapos ang kanyang hininga. Nilaslas niya ang lambat sa pamamagitan ng kanyang patalim. Nagmamadali siyang pumaibabaw para sumagap ng hangin. Nagimbal siya nang tumambad sa kanya ang isang nilalang na nakatungtong sa ibabaw ng ilog. Kasing dilim ng gabi ang anyo nito na nagbabaga ang mga mata. Sa palad nito ay may hinipan itong parang mga nagbabagang pinong buhangin papunta sa mga mata ni Lolo Jose. Napuwing siya at napasigaw sa matinding sakit. Nagmulat siya ng mata sa ilalim ng ilog, pero wala siyang nakita. Nagsimulang mamulikat ang kanyang mga paa at namanhid ang mga braso. Ang hindi niya pinaniniwala ang manlalabat ang maghahatid sa kanya sa kamatayan. Ang pagiging mahusay na manlalangoy raw ni Lolo Jose ang nagligtas sa kanya sa pagkalunod. Napadpad siya sa pangpang at doon natagpuan ng mga kabaryo niya. Nakadilat ang kanyang mga mata, pero walang katapusang kadiliman ang nakikita niya. Ilang dekada ring pabalik-balik si Lolo Jose sa ilog na yun. Nagmamakaawa at nakikiusap sa manlalabat na ibalik ang kanyang paningin, pero nabigo siyang matagpuan nito. Wala na rin nangingisda sa ilog tuwing bilog ang buwan dahil natatakot sa manlalabat. Hanggang sa matabunan ng ilog na yon, sanhi ng isang malakas na lindol noong 1990, kasamang nailibing dito ang paniniwala tungkol sa manlalabat at pag-asa ni Lolo Jose
na muling maibalik ang kanyang paningin. Karanasan ito ng pinsan kong si Grace noong taong 2010. Maghahating gabi nang makasakay ako ng bus na biyaheng Baguio. Kahit hanggang Urdaneta lang ako ay madadaanan pa rin ito ang aming bayan. Mangilan-ngilan lamang kaming sakay na pasahero. Sa isang bakanting pangdalawahang upuan sa likod ng driver ako pumuwesto. Huminto ang aming sinasakyan sa bandang balintawak. Akala ko nasiraan kami. Narinig kong sinabi ng driver na may sasakay. Nang dahan-dahang bumukas ang automatic door ng bus. Bahagyang umusog ang konduktor. Sa utos na rin ng driver. Para bigyan daan ang pasaherong sasakay. Pero wala naman akong nakitang sumakay na pasahero. Nagtaka kong napatingin sa konduktor. Pero umiwas siya ng tingin sa akin. Halata ang takot ng mga mata nito. Nang sumulyap ako sa lugar ng driver, napansin ko ang mga mata niya sa rearview mirror na nakatitig sa akin. Bigla akong kinilabutan. Masama ang kutob ko. Nagsimulang lumamig sa kinauupuan ko habang tumatakbo kami sa kahabaan ng expressway. Napakalamig ng hanging binubuga ng aircon. Misto lang nasa loob ako ng isang freezer. Nakajakit na ako ng makapal at ikinukumot ko na sa aking katawan ang kurtina ng bus. Pero giniginaw pa rin ako. Sumandal ako sa salamin ng bintana at pumikit. Gusto kong makatulog dahil mahaba pa ang biyahe. Pero nasanay na yata akong hindi natutulog sa gabi. Napaigtad ako sa aking kinauupuan. Nang magmulat ako ng mata, naaninag ko ang refleksyon ng isang babae sa sinasandalan kong salamin ng bintana. May katabi akong dugo ang babae sa aking upuan. Nilingon ko itong bigla pero wala namang nakaupo sa tabi ko. Ang pinakamalapit na pasahero sa akin ay ang lalaking nakayukong natutulog sa katapat kong upuan. Tinignan ko uli ang salamin pero wala na akong nakitang kakaiba roon. Guni-guni ko lang siguro yun. Epekto ng kakaibang nangyari kanina. Kung saan may sumakay raw na pasahero. Pero wala naman akong nakita. Pagdating namin sa dao, nagsibabaan ang ibang pasahero. Pero napalitan din ang mga bagong sakay. Nagpatuloy ang aming biyahe hanggang sa mag-stopover kami sa isang restaurant sa Tarlac. Dito ko natsyempohang tanungin yung driver at konduktor. Nakita mo rin ba siya? Nabigla ako dahil ako ang tinanong ng driver. Wala naman akong nakita pero nararamdaman kong ang sasabihin niya ay lilikha ng malaking takot sa akin. Yung pasaherong sumakay, saglit siyang tumigil para tignan ang magiging reaksyon ko. Naumupo sa tabi mo. Kinilabutan ako sa narinig. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Pakiramdam ko'y hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Kasing edad mo siguro siya, miss. Mahaba ang kanyang buhok at halos kasing taas mo rin. Tingin ko'y isa siyang sales lady dahil sa suot niyang uniforme. Nalaman kong may third eye ang driver. Normal lang sa kanyang makakita ng mga kaluluwang di matahimik. Mga multong nakatayo sa gilid ng kalsada. At mga espiritong pagala-gala. Nalaman din niyang nadisgrasya ang babae isang gabi habang nagmamadali itong makauwi sa probinsya. Aksidente itong nasagasaan ng bus na sasakyan raw sana nito. Posible raw na yun ang dahilan kaya sa mga bus na biyaheng probinsya nito nagpapakita ang babae.
posible raw na hinahanap nito ang bas na nakapatay dito. Kung ano ang gagawin ng babae o kung ano ang mangyayari kapag natagpuan na nito ang nasabing bas ay walang nakakaalam. Nagpakita siya sa akin kanina pero wala siyang intensyon saktan o takutin ako. Tama si Manong Driver. May mga kaluluwang di matahimik dahil meron pang gustong gawin ng mga ito. Naputol ang aking pag-iisip nang kalabitin ako ng konduktor. Aalis na raw kami. Mabigat ang mga paang sumakay ako sa bus at ubili akong humakbang pagpasok ko. Napatingin ako sa dating kinauupuan ko. Wala na siya. Bumaba na kanina. Sabi ng driver. Ganun pa man, lumipat pa rin ako ng upuan.